Hi! Welcome to Nest Foodies! For today's recipe, mga kapoodies, gagawa tayo ng gourmet tuyo. So, ang una natin gagawin, mga kapoodies, ay tatanggalan natin ng ulo ang ating mga tuyo or hawot. So, ayan, gupitin muna natin sila. So, kaya ako gunupit, parang hindi na siya mag-ano ng oil kasi siya sa panahon ngayon, mahalang oil. So, magbawas tayo ng ulo. And then, after natin siya matanggalan ng ulo at buntot, mag-prepare naman tayo ng bawang. So, hiwain lang natin siya manipis, mga kapoodies. So, ayan na mga kapoodies, naka-prepare ng ating mga gagamitin. So, ang una natin gagawin ay lulutuin muna natin ang ating gourmet mixture. Mga kapoodies, inuna ko nung lutuin ang ating gourmet mixture para mabilis siyang lumamig. Pwede nyo namang unahin ang pagpiprito. Nasa inyo kung anong gusto nyong unahin, pagpiprito or pagluluto ng gourmet mixture. Kung saan tayo masaya, go! Kapoodies, sa pagluluto ng bawang, hinay-hinay lang, mahina lang apoy para hindi agad masunog. Kasi pag nasunog, hindi masarap. So, ayan mga kapoodies, maglalagay na tayo ng suka. So, after natin malagay ang suka, mga kapoodies, please subscribe my channel and hit the bell para lagi kang updated sa aking video. Thank you! So, mga kapoodies, nakulo na, maglalagay na tayo ng paprika. And then, halu-haluin lang natin siya. Nandahan-dahan, syempre. Huwag excited. Mga kapoodies, pwede po kayong mag-adjust sa oil. Pwede kayong gumamit ng olive oil para mas masarap. Pero sa akin, ginamit ko lang is canola oil kasi ay nang meron akong stock. So, makakagamit kayo ng kahit anong oil, but magdi-different ang lasa niya. So, nag-aduli ako ng paprika para mas maging malasa ang ating gourmet tuyo. And then, i-add naman natin ang ating collards and seeding. By the way, nag-add din ako ng peppercorn. So, hayaan lang natin siya makulo ng 30 seconds and then, i-remove na natin siya sa kalat. And then, i-set aside natin siya para lumamig. So, ito na mga kapoodies, magpiprito na tayo ng ating tuyo. So, ayan na mga kapoodies, tapos nang natin iprito ang ating tuyo. So, na-cool down ko na yan bago natin tanggalan ng kaliskis. So, ayan na mga kapoodies, tapos na natin siya tanggalan ng kaliskis. So, it's time naman ilagay natin siya sa garapon para mas magandang tingnan ng ating gourmet tuyo. Pwede na siyang pambenta. Mga kapoodies, napakasimple lang ng ating gourmet tuyo. Napakadaling gawin. So, ano pang hinihintay ninyo? Punta na tayo sa palengke, mamili na ng tuyo at gumawa na tayo ng tuyo para pwede na natin pang ulam at pwede pang panegosyo. O, diba? So mga kapoodies, kung balak natin gawin pang negosyo ang ating gourmet tuyo, so dandahan natin lagi siya ng design, lagyan na suksukan natin ng sili, ng carrots, and laurel leaf or bay leaf. And then finally, okay na ang ating gourmet tuyo. Kitang-kita niyo naman masarap siya kasi sarap ko, char.
Take note mga kapudis, ang ating gourmet tuyo, habang patagal siya ng patagal, lalo siyang pasarap ng pasarap. So, kainan na. Mga kapudis, meron po tayong part 2 ng ating gourmet tuyo. So, pakiabangan lang po yon. Pero by the way, hanggang dito muna tayo. Salamat sa inyong oras ng panonood. Hanggang sa muli. Salamat. Bye!